Hindi nga makapaniwala ang mga netizens sa kanilang napanood na sa murang edad ng isang batang ito ay malawak na ang kanyang kaalaman hinggil sa isyung nangyayaring sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sang-ayon naman ang mga netizens na mas may alam pa ang batang ito kumpara sa dalawang presidential aspirants na sina Lenny Robredo at Manny Pacquiao na balak gayahin ang bansang Ukraine na kahit di umano maliit na bansa ay kayang makipaglaban sa bansang Russia. Umani nga ng papuri ang batang ito dahil sa mas may alam pa siya sa karamihang tumatakbong pagkapangulo sa susunod na taon. Samantala, ayon pa kay Lenny Robredo sa isang pahayag, pwede natin siyang maihalin tulad sa West Philippine Sea, isang maliit na bansa na ang karating na bansa ay meron siyang conflict. Pero pinapakita ng Ukraine na kaya niyang makipaglaban dahil sa rules base, dahil strong ang relationship niya with allies. Favor, bakit ba may gera doon sa Russia tsaka sa Ukraine? Bakit yung ginagera pala ng Russia ang Ukraine? Kasi po ang parang Russia, ayaw ng Russia na ang Ukraine ay mag-join ng NATO, which is an alliance that protects its members. Ano ba ang NATO? North Atlantic Treaty Organization. Naka-join doon ang Ukraine? Hindi po po. Pero ayaw lang kasi ng Russia na maka-join doon. Kasi ang Ukraine ay parang buffer state para sa kanila. Ano yung buffer state? Ang buffer state ay yung parang you have a land and there is a buffer state, and so when someone invades your land, they have to grow, they have to go through the buffer state first. Tapos eh di ba ano, ang Ukraine naman hindi naman siya part ng Russia, ano naman siya, bansa naman siya, isa naman siyang country. Eh so bakit pinapakialaman siya ng ano ng ni Putin? Pinapakialaman siya ni Putin kasi ayaw naman sumali sa Ukraine. Eh kahit na, hindi naman niya yun yung bansa eh. Ang bansa naman niya, Russia. Yan kasing gerang yan, kung tinignan mo sa isang strategic perspective, malalaman mo kung bakit yun. Bakit niya? Pag ang Ukraine ay nag-join ng NATO, yung distansya ng NATO mula sa kapitolyo ng Russia ay parang mababawasan. At saka kasi ang Russia ay parte ng North European plane. And it is great for invasions. So, it needs buffer states. To basically survive as a country. Eh, yung NATO na yun. Sino-sino ba mga members ng NATO na yun? US, Canada, the United Kingdom, France, Spain, Portugal, Italy, Turkey, Greece, Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Poland, tsaka Czech Republic, at saka Slovakia. Tsaka madami pa iba. Madami kasi member yan. Eh bakit ano? Ano bang role ng NATO? Role bakit ng NATO? Noon, ang role ng NATO ay i-counter ang Soviet or Russian influence in European areas. Mamaya ka na mag-laptop. Matapos? Pagtapos po noon, dahil doon sa NATO, ang Soviet Union ay nag-retaliate by creating a Sino-Soviet friendship and also a Warsaw Pact to counter the Western European alliance. Tapos? Noong nag-collapse ng Soviet Union, it split into different states. Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan. Yung mga state na yun, former Soviet territory, and Putin wants to reintegrate them into Russia. Hanggang ngayon? Yes. Okay. Because if he was a KGB officer. Eh dati ba? Di ba ang Ukraine naging ano? Naging ano siya ng Russia? Sakop. Naging sakop siya ng Russia. Anong year yun? Basically, after the Polish partition of the 1700s, Ukraine became a Russian land or Novorossiya or borderland for many decades and centuries now. Eh hanggang kailan? Hanggang kailan sila naging ano ng Russia? 1991. Yes. And Crimea was also disputed because the Russian RSFSR only gave it Ukraine on 1954 when they were still part of the Soviet Union. O kung 1991 pa pala, malaya na ang Ukraine sa Russia. Yes. O bakit naghahabol pa ang Russia? Bakit ngayon lang sila naghahabol na ganun kung maging part ng NATO? Kasi yung president nila dati ay napakaina at saka parang Western
Western, ano, pro-Western. Pro-Russia? Hindi. Russian siya, pero pro-Western. Parang gusto niya makilala dun sa Western powers. Hindi Britain. Ngayon? O dati? Dati. Kaya na parang, noong 1991 hanggang 1999, itong si Boris Yeltsin yung presidente ng Russia. At saka nung parang mga 1999 pa lamang, naging interim president si Putin. Sino-sinong presidente ng Russia Baka? Noon? Sinong president Boris ng... Boris Yeltsin. President ng Russia? Opo. O tapos? Nung parang siya ay nag-retire, si Putin ay pinaano niyang interim president noong 1999. At saka, nung mayroong gera sa Chechnya, si Putin nga itong yung naging commander doon. Tapos, ano pang anong opinion mo doon? Dapat ba na dapat ba yung ginagawa ni Putin ngayon sa Ukraine na nagpapasabog siya doon, naglo-launch siya ng mga missiles? Hindi talaga dapat. Dahil ang sovereign country ang Ukraine at saka pag ginawa niya lang 'yon, technically isa na yung form of declaration of war. May war na nga, di ba? May war na ngayon sa... O kaya border conflict lang yan. Ano ang pinaka-worst case scenario kayong mangyayari doon? Kasi nag-declare na ng war ang Russia sa Ukraine. Well, mag-i-impose ng economic sanctions yung dito, pero meron ding impact din sa Russia kasi meron na siyang gear doon. Tapos, pangalawa, itong Russia ay maaaring mag-blockade o kaya i-prevent yung kanilang mga kumpanya na mag-supply ng mga natural gas at iba pa mga produkto sa Europe. This will greatly parang decrease the effectivity ng pag-attack ng Europe sa Russia. E tapos nag-warning ang Russia na lahat daw ng bansa na mangingialam sa gerang yun, sa ginawa niya, ay bibigyan daw paparusahan. Paano kung mangialam ang US? Yung member ng NATO? Ano kayo mangyayari? Yung members ng NATO ay walang laban sa Russia. Pwede laban sa US at saka itong France. UK. Eh, di ba member nga sila ng NATO, ang France saka US? Opo. Eh, di walang laban ng Russia? Alam ko po, pero ang Russia kasi yung pinakamalaking tank arsenal, meron din silang parang mga bagong tank na hindi kaya ng NATO na pasarugin. At saka parang madami din silang sundalo. At it will take days or even months for US reinforcements to come when Europe is already red. Anong, what do you mean by already red? Meron siya. Ah, really? Opo. Dahil doon, parang yung natita ang posible itong UK, in worst case, sinasa lamang, sila na lang yung natitira. It will force them to defend their country with nuclear weapons. Because they have one. Possible kaya na maging World War 3 yun? Magsimulang World War 3? Possible po, kasi maaaring mag-escalate yung war dahil distracted yung Amerika sa Eastern and Western Europe. North Korea will have an advantage because US troops are being mobilized their way into the Western Indian front. So, nag-declare sila ng war doon sa South Korea and they will be supported with China and all of the other CSTO members, cooperative organization po. They counter the NATO until now. So, sa madaling salita, hindi maganda itong nangyayaring... Opo, kasi siya mag-escalate sa isang full-blown world war. Okay, thank you. Do you want to add more? No. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa baba. Maraming salamat!